Katulad mo ako rin. Bata ka pa, pinapanood na kita. Langya ka. Pero so, ito, your kids, siyempre, ang lalaki na ng anak mo. Parang huling kita ko sa kanila, sobrang liliit pa. Yung eldest, 20, ma-25, ma-23, ma-20, tsaka ma-17. Okay. Ang bunso mo ilang taon? 16 ngayon. Magsa-17. Si Basti, ilang taon? Magta-20 na. Second year college. Meron bang nakamana ng iyong love for basketball at least? Si Basti, gustong-gusto niya maglaro. Naging varsity rin siya sa LaSalle Green Hills simula ng bata hanggang high school. Eh kaso lang pao, sa dami ng talent ngayon, lalaki na pag-iwanan. May puso sana yung bata. Kulang sa height. Okay. Nagmana sa kabilang side. Medyo magmamagalit yung asawa ko sa akin eh. Pero ano, si Ate Maita, kumusta? Okay naman, nagtatrabaho. Kaya hatid sundo ako. Ah, okay. At least, ano? Akong house band ako ngayon eh. Talaga ba? Because of the pandemic or by choice? Hindi naman ako nagtatrabaho ever since eh. I mean, racket lang. Kung anong pwede. Pagkakitaan, maayos, malinis. Correct. Mahirap ba na may puro babae halos yung anak mo? Kumusta kayo ni Basti na puro babae? Pinalilibutan kayo ng babae? Eh, okay naman pa. Masaya din na malaki yung pamilya. Eh, kung kaya mo nga lang, dadagdagan ko pa yan eh. Para correct. Masaya. Kaso, hindi ganun kadali. Okay naman, mababait naman yung mga anak ko. Hindi naman sakit sa ulo. So, awa ng Diyos, nakatapos na yung dalawa na lang. Very good. Thank you, Brad. Ako, tapos na yung mga picture natin. Ganun lang kasimple. Sabi ko sa iyo, wala akong masamang ipapakita eh. Yun na yun? Oo! Oh, may iba pa akong mga tanong, pero... Yung ibang pictures natin... Hindi na. Tinignan ko eh. Meron akong album eh. Malaswa. Wag na to. Malaswa. Mahihirapan pa ako mag-explain. Pati ako madadamay. Pero thank you, Brad. Napakita lang natin sa mga tao yung journey mo bilang isang player. Ngayon, syempre, pandemic. Wala tayong ginagawa sa bahay kundi makumupo at mag-isip. Kaya itong portion na to ang tatawagin ko, Quarant Thoughts. Ano ang thoughts mo tungkol sa basketball ngayon? Compared to your era, ano ang tingin mo sa basketball ngayon? Totoo lang pang hindi ako mahilig manood, ano? Kahit okay. Nung naglalaro pa ako hanggang ngayon. So kahit tanungin mo ako sa mga players, minsan hindi ko kilala eh. Malaman ko na lang pag nakita ko malaki. Pero mahirap din i-compare eh. Kanya-kanyang generation eh. Kung sila naman tatanungin mo, ito naman sa kanila. Ito naman sa amin, opinion nila. So, kanya-kanyang generation para sa akin. Eh. Iba-iba. Pero isa ka rin ba sa mga I remember before nagkaroon ng issue yung sa sumusobrang dami ng mga film. Para sa akin, to be honest ako, mas gusto ko i-prioritize yung talagang Pinoy. Diba? So, ano ang sabi mo? Kasi lalo ngayon, malala na eh. Diba? Kumbaga puro, hindi ba malala, pero hindi ka na rin sure kung totoong film ba yung mga naglalaro. So, feeling mo ba dapat mas stricto sila na letting full Pinoy's play lang? Kasi maraming nawawalan ng chance, ika nga. Nung panahon pa namin, nagsimula yan halos eh. Kaya isa rin ako, biktima rin ako. Dahil, sorry sa term na biktima, ibig sabihin, tinamaan din ako doon. Dahil nung nakalaro na ako ng mga ilang years, syempre tumatanda na rin tayo. Pwede pa sana tayo eh. Kaso lang nagdatingan yung mga yon. Wala naman tayong, I have nothing against doon sa mga legit ano. Wala naman tayong problema, karapatan din nila yung magkaroon ng trabaho. Parang tayo, kung punta tayo sa ibang lugar, pwede rin naman tayo magtrabaho doon eh, di ba? Basta legit tayo. Correct, diba? Correct. So tama yung sinasabi mo na kawawa naman yung mga homegrowns natin na nagsusumikap, tapos nawawala ng chance. Kundi nawawalan, di ba? I mean, buhababa yung... ano nila dahil sa mga dumadating na galing sa ibang lugar. Again, wala akong masamang ano doon sa mga dumadating. Basta legit po. Okay. Yun lang yung sa akin. Tama naman. Your thoughts on ano? Kumbaga, doing another profession. At this stage in your life,
Nag-iisip ka ba na gumawa ng iba, na ibang bagay, o masaya ka na sa ginagawa mo sa buhay mo? Hindi pa, marami naman akong ginagawa kahit dati pa, no? Tulad ng racket-racket nga. Hindi lang naman racket sa basketball yung sinasabi ko. I remember nga, yung pinagtatambayan natin before was your bar, di ba? So marami ka rin talagang ginagawa. Pero after pandemic, may gusto ko pa bang gawin? Nag-iisip. Eh ngayon, mahirap din kasi ngayon gumalaw eh. Ang hirap din kasi. Hindi, actually ako, pag, diba, meron, after pag meron dumating oportunidad na okay, pwede natin yung grab ko. Kasi siyempre, during pandemic, medyo naisip mo eh. No? Kahit ako eh, di ba yung... Kailangan mag-isip ka para... Correct. Kailangan gumawa ng paraan para mabuhay. True, eh, diba? true. Ito, huli na. Feeling mo may future bang basketball sa Pilipinas in general? Mga Pinoy. Do we have a chance on competing dito o sa abroad? Competition sa abroad ba? Nakikita naman natin medyo nagsilakihan na 'yung mga Pilipino. Hindi, marami nang malalaki ngayon eh. Oo, correct. Tapos may mga iba tayong mga kababayan na naglalaro na sa ibang liga. So siguro pag yan nagsama-sama, baka maganda 'yung chance natin. Lalo gaganda 'yung chance natin sa labas. Ayos. Ayos. O yun lang. Simple lang naman, di ba? Oh, ulitin natin.